بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid, tatalakayin ko ngayon ang itong tungkol po sa selebrasyon ng December. Sabi po ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, sa English na translation, na whoever practiced celebrate, okay, following the Kaffer is among of them. This in English, sa ano pa, sa simple nga translation sa Tagalog, sino mang gagaya sa mga o susunod sa mga Kaffer ay kagaya din siya, ay isa siya sa or kabilang siya sa mga Kaffer. Kung sinong susunod, gagaya sa Kaffer, kabilang siya sa mga Kaffer. Yan ang sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa, ang sabi naman ng Allah sa Quran dito, ang Allah nagsabi sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sa English translation, you are the best community. You meaning the Muslim, you Muslim. You are the best community ever raised for humanity. Pinatayo kayo ng Allah, huh? You are the best community, you are the best people, the best of all people or humanity because you are Muslim. Okay? You encourage good. Dahil daw ang mga Muslim, you encourage good and forbid evil. At you rejected, meaning sabihin, forbid evil. Nagbabawal kayo sa mga masasama. And you believe in Allah. Huh? Believe kayo ng Allah ay nag-iisa. We are the best community. Paano tayo the best community? We are the best community. Kung ginagawa ng Kaffer, ay atin din ginagawa. Sinusunod din natin. Mga kapatid, paano tayo matawag na the best community? Kung ang ginagawa ng Kaffer, atin din ginagawa. Okay? Lalo na ito tungkol sa paniniwala, pananampalataya. Ang December 25, lahat ng mga activities nito ay mayroon itong kahulugan sa relihiyon ng mga Kaffer. Itong December 25, isinilang si Jesucristo December 25. Actually, from first century to second century, walang Kristiyanong nag-practice according to the record. There were no Christians celebrating the birthday of Jesus Christ. Nag-start lang itong birthday of Jesus Christ in the 4th century AD. For the early Christian, they never celebrate birthday of Jesus Christ. December 25. Bakit December 25? Wala namang na-mention sa Bible na December 25. At saka, the all historian, Bible historian, Christian historian, they accepted, they believe that Jesus Christ hindi isinilang ng December 25. All historian. Nagsabi sila, Jesus Christ never born in December 25. Bakit ang December 25 ay ito ay na-practice? Dahil po in 4th century, the Catholics, they made a canon or batas na or kanilang dinicelebrate ang birth of Jesus Christ. Okay? So from 1st, 2nd century, to the 3rd century, wala pong celebration of the birth of Jesus Christ. Nandoon lang po na declare in the 4th century. Ang church mismo, ang church ng Catholic ay nag-declare na i-celebrate nila ang birthday ng Jesus Christ. Bakit napili ang December 25? Dahil ang December 25, the most popular, ito sa mga pagano, kahit sa Greece, kahit sa Persia, kahit sa Rome, ay ang itong December 25 ay ito ay kay Mitra. Okay? Kay Mitra, itong birth date ito kay Mitra, nga kanilang paniniwala, siya si Mitra ay anak ng bato, the son of the rock. Ang tatay nanay niya ay bato.
At ito ay isa siyang Diyos, sinasambang Diyos, God of the Sun Symmetra. December 25 po ang most popular doon sa Roma. Sa mga pagano, itong Persia, itong Egypt, mga pagano noon, December 25 ang the most popular celebration. Sumakay dito ang mga Romano, ang Katolik dito. That's why ngayon, mayroong celebration. Celebration ito ng pagano. Worshipping the sun god, S-U-N, yung araw na Diyos. Ngayon, binago na lang, hindi na S-U-N God, but S-O-N, sun god, si Jesus Christ. At ito namang kahoy, practice din ito, yung may involve ito mga green na kahoy, mayroong mga misolto, kinakabit-kabit. Ito isa pagano din, banda sa Scandinavian, dahil ang paniniwala nila na mayroong power, may extra invisible power itong mga kahoy, dahil itong mga kahoy na kanilang decorated ng mga kahoy, hindi ito namatay during winter time, nabuhay ito. So nag-start doon, they are worshiping, they are sanctifying itong kahoy na green. Okay. Sino naman kasama naman si Santa Claus dito? Bakit may Santa Claus din sa panahon ng December ay nandoon si Santa Claus? Actually, Santa Claus, ito ay paniniwala, celebration nila in December 6 also si Santa Claus. Si St. Nicholas, isa siyang Catholic, at siya pinalaki siya sa kanyang uncle na tinatawag na Torque, lugar kung saan siya isinilang, modern time tinatawag na Torque. Ito siya, well-known siya ng taong generous na tao. Actually, mahaba itong istorya, ito si Santa Claus. At dinideclare din nila ngayon, nga si Santa Claus, ganito, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng mga kung ano-anong mga regalo. Pagano ito, katuliko ito nga practice, mga kapatid, lahat. Tandaan natin, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinong gagaya, sinong susunod sa mga kafir, ay kabilang sila sa mga kafir. At sabi ng Allah, you are the best nation that ever raised. You are the best nation. Paano tayo the best nation? Bakit? Sabi ng Allah, because you forbid what is bad, pinagbabawal ninyo ang ano ang mali, ano ang masama, and you enjoin what is good. At pinatayo ninyo, you established what is good. So if we establish, hindi tayo ito gaya-gaya, mga kapatid. Dahil itong December 12 celebration, nahulog ito, commercial month, lahat ng mga bintahan sa ano, sa mundo, buong mundo, basta December ay booming po. Ito ay, lalo na itong mga kaffer. So tayo mga Muslim, bawal po sa ating bahay, kung mayroon tayong Santa Claus dyan, mayroon tayo yung kahoy na ano dyan, mga decoration sa bahay, ito ay sa kaffer. Kung kayo ay nagbibinta dyan, tinutulungan ninyo ang mga kaffer, mga kapatid. So sabi na ito ni ito si Sheikh Muhammad Salim Munajid sa question and answer. At he was quoting also Sheikh Ibn Utaymin at marami pang mga scholars, sinasabi nila na bawal po, haram po, haram po sa mga Muslim, mga kung ano ang kinang sinaselebrate, ano ang ilang kanilang ginagawa, ay gagawain din ng mga Muslim. Changing gift, pagbibigay ng regalo. Magbigay tayo ng regalo. Pwede naman tayo magbigay ng regalo kung hindi December. Pwede tayo mag-celebrate. Pero sa Islam, dalawa lang po ang ating celebration po. Ay Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Yun lang celebration natin mga Muslim. Wala nang ibang celebration. Even the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, even the birth of the Sahaba, even our birthday to celebrate is haram po. Bakit? Hindi po ito ginagawa ng mga Muslim, early Muslims, at ang lahat ng mga scholars nagkakaisa na ang pag-celebrate the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and even the our own birthday ay bawal po, bid'a po itong mga Muslim. Tandaan natin, kung mayroon na tayong mga Christmas tree sa loob ng bahay, kung kayo ay tunay na Muslim, itapon na ninyo mga kapatid. Kung may mga Santa Claus kayo ng picture, itapon na ninyo yan para hindi kayo matamaan sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ang sumusunod? Sino ang gumagaya sa mga kafir? Ay kabilang sila sa mga kafir. At saan ba pupunta ang mga kafir? Sa paraiso? Ang kafir po ay saan sila ang kanilang tirahan?
ay impyernong apoy. Lumalaglab na apoy. Makabilang tayo doon. So maraming salamat po mga kapatid. Sana will change our life, na? At sundin natin ang Islam. Hawakan natin ang Islam at we establish what is good and reject what is bad, lalo na sa mga gawain ng mga kafir. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.